What is up guys, MG here. In this video, let me teach you how to get these resources. And for this video, let me guide you to complete the Jiho's Milkshake Quest. So the first thing na gagawin natin dito maibigan is kausapin natin si Jiho sa may carnival. So saan ba matatagpuan yung carnival? Let's go ahead here. Pasa mo ng carnival, punta ka sa may right side. Tapos dito sa may right side, punta ka sa may bandang baba nitong hot air balloon. So pagpunta mo dito mga ibigan, kakausapin mo si Jiho's dito para ma-acquire mo o mag-activate yung quest niya na Jiho's Shake Break. Okay? So the next thing na gagawin mo pag nakausap mo na siya is kailangan mong kumuha ng cotton candy. So saan ba nakakuha ang cotton candy? Dito sa may bandang taas, meron dito nag-generate na machine para makakuha ka ng cotton candy. And every 24 hours, pwede kang kumuha ng cotton candy. So yung cotton candy is natatanim lang yan mga kaibigan dito sa may carnival. And you have to wait 4 hours para makuha mo siya lahat. Okay? So 24 lang yan na cotton candy. So next, kapag nakuha mo na, tanim mo na yan, next na gagawin natin dito is pupunta tayo dito kay Winona. Okay? Bakit punta tayo kay Winona? Yan. Pupunta tayo sa may bottom left corner ng Terra Villa. Kasi kakailangan natin ng at least level 1 sa Beverage Master para ma-unlock natin or mapagana natin yung milkshake. Yan. So dito siya matatagpuan. Natatakpan ko lang. I-click mo lang to, tapos gawa ka dito kahit mga 3 or 5 na pop berry wine para mapa-level 1 mo yung iyong skills. So it requires 24 pop berry, 10 cooking mix at 3 honey. Ngayon, kung hindi mo alam paano gumagawa ng honey, let me guide you to, no? Paano ba ginagawa ng honey? So, you have to do is, kailangan mo magkaroon ng queen bee, no? I suggest, no, 4 tayong magkaroon ka ng queen bee para hindi ka agad mahirapan maharvest ng mga honey bee, no? Para mas mabilis din yung taas ng scores mo. So, saan ba nakakuha ng queen bee? Okay? So, punta ka sa taskboard dito, tapos click mo lang dito, bili ka dito ng queen bee. Okay? It range around 1,000 coins para makabili ka ng queen bee. Now, kapag meron ka ng queen bee, just go ahead to this land. Lagi ako pumupunta sa farmland na to. Click mo lang yung 4172. So, sa 4172, maibigan one of the well-known or popular farmland to. Kailangan mo lang ilapag dito or drag yung 4 na queen bee na meron ka. And by the way, if you don't know, no, pwede kang maglapag ng 2 chicken dito para makakuha ka rin ng egg at the same time. Okay? So, once nakakulik ka na doon, the next thing na gagawin mo naman is papakainin mo yung baka dito. Yan yung cow. Para makapag-produce ka ng milk. No? Ayan. So, kung hindi mo alam kung paano mag-produce ng milk, I created the video here para malaman mo kung paano ba mag-craft nitong moomunch na tinatawag. So, take note, nabigyan ko ng konting tip, hindi ko na isama to sa previous videos ko. No? Madaling malaman na milk ang ilalabas ng baka kapag nakalagay dyan sa speech bubble niya na milk me. So, guaranteed yun na milk ang makakuha mo. Kapag na okay na yun, nakapag-prepare ka na, papasok ka na dito kay sa Barney's Bazaar. Pagpasok mo dyan maibigan sa may bandang taas, sa may right side, may makikita ka ditong parang milkshake or mixer. Ayan. Click mo lang yan. Again, hindi mo ma-unlock to kapag hindi ka pa level 1. So, level 1 na beverage master yung kakailanganin mo. Okay? Level 1 ito. So, click mo lang yan. Tapos, ito yung mga requirements na kakailanganin mo. At least 12 blast bear cotton candy, razzleberry cotton blend candy, tapos 3 basil berry swirl cotton candy. So, lahat ng yan makakuha doon yan sa pagtatanim mo ng cotton candy doon sa carnival. So, kung bakit magkakaiba-iba yan, iisa lang seed. So, drop rate yan mga kaibigan. Nakadepende yan kung ilan yung lalabas doon na makakuha mo. So, hindi lagi ito na makakuha mo, hindi lagi ito. So, there are chances na makakuha mo yon. And then, you need 12 honey at 1 cow milk. Kapag okay na yan, you have to wait at least 5 minutes para makapag-craft yan. Create mo na. At you have to wait for about 5 minutes. At once na okay na yan, collect mo lang yan. And then let's go ahead back to Jiho's. Yan. Tapos kakausapin mo lang siya para makuha niya tong cotton candy milkshake. So once na nakuha mo na yung cotton candy milkshake at nakompleto mo na sa Jiho's Shake Break, makakuha ka ng net na pwede mo magamit dito para makakuha ng 2 isda na yan. Ngayon, ano bang purpose ng mga isda na yan right now? Wala pa po tayong idea kung magkakaroon ba o i-implement pa ng
pixels ang phishing. Pero for more updates, stay tuned and subscribe and share this video if you find this helpful. This is Master Kamote. Let's play, earn, and enjoy playing pixels, and see you on the next video. Peace!